Maraming salamat mga kasama sa pag-click sa aking channel, no, ang Alam Mo Na Ba. Okay, gusto naming i-share ito, yung paggawa ng mga division o partition sa inyong mga bahay. Kung gusto niyo makamenos, so simple lang guys. Ito. So pwede kayong instead na gumamit ng hollow block. So napakamalamang material niyan, no? So gamit kayo ng mga metal stud, pwede yan. Metal stud, kung okay sa inyo, at saka pwede nyo i-double wall sya. Yun. Tapos, syempre, mas mabilis sa flavor ito. Mas mabilis syang gawin. Kumpara dun sa semento, sintada, palitada. Okay. So, ano lang kailangan ninyo? So, ito nga guys, ano? 2x3 na metal stud ang tawag dito. So, parang metal paring lang din sya. So, metal stud. Yung iba, tubular eh. Kaso medyo mahal yan guys. So kapag 2x3, so pwede na ninyong back to back yan, no? Kapag ka nadingdingan nyo yung side na ito, sa kabila, pwede na rin kayong mag dingding, ano? So ang kailangan nyo lang, so unahin nyo yung baba. Kung ano yung laki ng gusto ninyo, sukat ng kwarto na ilalagay ninyo. Ayan. So unahin nyo yung baba. Okay, yan. Yung mga baba na yan. Pagkatapos, kung semento, yung pagpapatungan, so syempre didrill nyo muna yan bago nyo pakuha ng concrete nail. Pagkatapos pag fix na yung baba ninyo guys, so tsaka kayo maglagay ng mga pamakuha nyo patayo, so para hindi kayo mahirapan, ano, kaya inuna yung baba. So para itatapat nyo na lang yung mga parang poste nyo, itatapat nyo na lang, ano, yung pamakuha nya. So yan, parang ganyan guys. So, tapos rivet na lang yan, rivet. Tapos pagkatapos nyan, so pag nalagyan ninyo yung mga makabilang dulo, let's say, kabilang dulo, so pag natayuan ninyo yan, syempre kukuha kayo ng 4 feet. Kung saan kayo mag-start guys, ano, 4 feet, pagkatapos nyan, 4 feet, ano, so gitna ng 4 feet yan, itatayo, ano. Tapos, mula rin sa guwit ninyo na 4 feet, 4 feet ulit kayo dito. So ganun lang yan guys, ano. Pagkatapos nyo yung magawa yon, 4 feet, 4 feet, yan, dito naman tayo sa 2 feet. Ayan, 2 feet naman kayo, 2 feet, tapos 2 feet din sya ng 4 feet. Ayan, pagkatapos 2 feet din dito, pabalagbag, ano, 2 feet. Ayan. Ayun, pagkatapos mga kasama, no, kapag ka nakapaglagay na kayo ng mga poste niya. Okay? So, bago kayo maglagay ng pabalagbag, so kailangan mga guys, no, meron kayong stopper muna, no. So, i-rivet niyo muna isa-isa. Make sure lang, ano, kasi halimbawa dito kayo kumuha ng 4 feet, no. Yeah, let's say doon kayo kumuha ng 4 feet. So, bago nyo i-rivet ito dito, so siguraduhin nyo na sasakto yung 4 feet nyo sa gitna nito bago nyo i-rivet. Okay, so ito naman, wala naman masyadong problema dito, pero mas maganda na rin, ano, kasi ito naman nasa gitna ng plywood dyan eh. So, mas maganda na rin na mula dito ay 2 feet, ano. Okay, so ganun guys, ano, so lahat ng poste ninyo, so gagawa kayo ng temporary. No, bakit? Ano? Kasi para pag naglagay kayo ng pahalang, no? Para pag naglagay kayo ng pahalang sa ganito, so hindi niya maitutulak, no? So hindi siya gagalaw-galaw, hindi niya maitutulak. So hindi kayo mawawala sa sukat, lalo na yung mula doon sa 4 feet, kasi yun yung dugtungan, ano. Okay. So yun yung isang tip mga kasama, no, pag magagawa kayo ng division. Okay? Okay. Yan ang kagandahan ng mga kasama kapag ka mayroon kayong stopper. So kapag ka naglagay kayo ng kanyang mga ito, mga horizontal, so hindi kayo nawawala sa sukat, ano, 4 feet pa rin siya. Okay, so yun ang purpose niyan. So kapag ka nalagyan na ninyong lahat, so pwede na ninyong tanggalin itong temporary na stopper ninyo. Tol, isang kaway nga dyan para sa ating mga kasama. Okay. Ayan, ang ating tropang si George. Ah.
Okay, so ang gagawin namin ay isang kwarto. So ito yung mga pinakamabilis ano, mga kasama, at medyo matipid kumpara sa mga division na concrete. So mga budgeted lang ito pagka medyo kulang kayo sa budget. Ito yung number 1 na magandang pwedeng gawin ano, metal stud tapos double wall nyo na lang, so mabilis pang gawin. Okay, so ito yung dahil lang ko bakit 2 feet ano guys, so 2 feet tapos maglalagay kayo ng 2 feet tapos 2 feet ulit dito no, so mula sa baba so 4 feet. So nasa inyo yan kung pag naglalagay kayo ng plywood o hard duplex, kung pabalagbag o pwede rin patayo no. So 2 feet yung pataas naman niya, 2 feet din ano, kasi ang mangyayari niyan kapag ka nagdingding na kayo, so hati, kaya 2 feet ano. So yung 2 feet ninyo tsaka 4 feet, so laging gitna yun. So mayroon kayong guhit ano, let's say may guhit kayo mula baba, so hanggang dito sa taas, so 2 feet plus 2 feet, 4 feet. So ito yung 4 feet, so nakagitna yung inyong pamakuan. So ang dahilan kasi para pag nagdingding kayo, so hati sila ayan, so hati sila no. Okay, so lagi nakagitna yan. So yung pamakuan, hati, para hindi na nagdodoble ng materyales. Yun. Okay, pagkatapos kapag nag-rivet kayo o nag-drill kayo, so madali din. Kasi dahil 2 feet nga, kahit hindi nyo nakikita. So sumukat lang kayo ng 2 feet, tapos guhitan nyo pa ganun. 2 feet din dito, guhitan nyo pa ganun. So makakapano na kagad. Ano? Kahit na dito kayo, hindi nyo natitingnan doon sa kabila kung saan yung inyong pamakuan. So mabubutas ninyo, may didrill ninyo, so guguhitan lang ninyo. No? Ayan, so guguhitan lang ninyo. So meron kayong marking.